Start na. Muli po, ito ang iyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval. Nagpapasalamat po ako sa walang sawang sumusubaybay at nagaantabay dito sa aking programa para po sumagot. Ulitin ko po, para po sumagot lamang sa mga naninira sa doktrina, sa aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo. Kaya huwag sanang magdaramdam po sa amin yung iba na miyembro ng samahang sinasagot namin, kundi kami po ay sumasagot lang. Kaya nananawagan po ako sa lahat ng mga nanonood sa akin na miyembro ng samahang ang dating daan o tinatawag na MCGI or Members Church of God International, na ang dating pangalan nyo ay tinatawag sa samahang Iglesia ni Yahawah at ni Yahawah sa Hamasayaha Incorporated. Dati tinawag din kayong Bayan ng Katotohanan Incorporated. Dati tinawag kayong Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas. At iba't iba pa na nagpapalit-palit po ng pangalan. Ano po? Kaya kagabi, bago tayo magsimula, ano po, naalala ko lang, kagabi, nung may nagtanong po dito sa puno ng samahang MCGI na yun daw tunay na iglesia, ikinakapit doon yung pangalan ng Diyos. Ano po? Eh, nung tanungin siya, nung isa sa mga listeners o viewers sa kanya, yung bang Bayan ng Katotohanan na ipinarehistro ninyo noong 1993, yung ba naroon ba yung pangalan ng Diyos? Eh, Bayan ng Katotohanan Incorporated? Eh, kung saan-saan po napunta ang kanyang sagot, pagkatapos, hanggang sa humantong, pinagbawalan daw sila ng Supreme Court na gamitin yung pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano po? Pinagbawalan. Eh, dito po makikita natin eh, yung sinabi niyang nangopya raw yung iba. Eh, siya nga ang nangopya eh. Doon sa pangalan. Sa pangalan pa lang, hindi napapasa. Yung ngayong latest, huwag po kayong magagalit, miyembro ng ang dating daan. Dumista na siya po kayo. Yung pangalan pa lang eh, Members Church of God International, yun po ba mababasa natin sa alinmang talata ng Biblia? Huwag po kayong magagalit, huwag. Mula po 1980 sa pagtuturo ng inyong puno sa radyo, dumating po ang 1983, nagsimula siyang magturo o mangaral sa telebisyon. Ang kanyang ginawang kapital at laging isinasangkalan sa pagtuturo o pangangaral, lagi pong Iglesia ni Cristo ang kanyang tinutuligsa o pinupuna. Kaya, kung kami po ay sumagot, huwag kayong magagalit o magdaramdam po sa amin. Ang problema, pagka po ako sumasagot, ang lagi pong nasa isip ng miyembro, huwag po kayong magagalit. Di umano, naninira lang daw ako. No? Naninira. Hindi po eh. Ang totoo, may hamon po mismo sapagkat itong puno ng samahang ang dating daan, napakalakas ng loob na tuligsa dito, tuligsa doon, kung sino-sino ang kanyang pinupuna at tinutuligsa. Kaya, di umano, eto sabi niya, ang lakas ng loob eh. Akala niyo, walang mali. I-play natin yung video na yon. Ngayon, kung sasabihin niyo, meron din akong mali, eh, di i-expose niyo rin. Ipakita niyo. I'm ready to face anybody. Oh, yun sabi niya. Kung may mali raw po siya, ipakita rin. I-expose. Pag sinabing i-expose, malibang sabihin kung ano yung maling doktrina o aral niya? Ipakita. Eh bakit? Sapagkat buong lakas ng loob na kanyang ipinahayag, I'm ready to face anybody. I'm ready to face anybody. Eh kung totoo yun, oh, nanonood sa akin yung mga MIC o yung tinatawag po na KNP sa pangunguna halimbawa ni Mr. Daniel Rason. Ano po? Kung totoo yun, ready to face anybody, bakit dalawang sunod niyong i-denown yung aking YouTube channel na naglalantad ng mga mali niyong doktrina? Kala ko ba ready to face anybody? Oh, Mr. Daniel Rason, wag po kayong magagalit sa akin. Napakatagal ko nang itinatanong sa inyo. Ipakita natin yun. Yung sinabi niyo sa Believer Magazine, yung Believer Magazine niyan po ay BLE Forever. Isinulat doon ni Mr. Daniel Rason na pangalawang punong tagapangasiwa ng MCGI. Ano po? Nakalagay doon, like Moses, the king of Egypt. Ang tanong ko, napakatagal na, saang talata, saang aklat ng Biblia
sa ang aklat ng Biblia, anong talata, anong kapitulo, anong bersikulo na si Moises ay hari ng Ehipto? Ngayon, magagalit kayo pag inilalantad yan. E sabi ng puno ng andating daan, I'm ready to face anybody. Kung may mali ako, i-expose nyo rin. O, kaya hindi natin maiiwasang ulitin na i-play dito yung mga na-i-down doon sa mga uploaded video doon sa aking YouTube channel. O ito, i-play natin. Halimbawa, tungkol kay Maria, ano sinasabi nung puno nung samahang ang dating daan? Ito po. Bakit? Eh si Maria at si Jose, wala namang kasal eh. Kinasal ba si Maria at si Jose? Wala kang mababasa sa Biblia, kinasal sila. Wala kang mababasa sa Biblia, kinasal sila. Wala kang mababasa sa Biblia, kinasal sila. Dapat ba siyang paniwalaan? Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Oh, sino po ang inyong paniniwalaan? Yung ipinahayag ng puno ng andating daan na di umano, wala raw mababasang ikinasal si Jose at saka si Maria? Eh, letra por letra po eh. Pinakasalan ni Jose si Maria. O sinong tatanggapin nyo? Yung pahayag nitong isang tagapangaral na suguraw kuno, pero ang itinuturo wala sa Biblia? O ang paniniwalaan po nyo, yung binabasa namin na talata ng Biblia? Mga miyembro po ng andating daan, dumistansya po kayo pansamantala sa puno nyo. Pinahanga kayo masyado eh. Sana buksan po ninyong inyong puso ang tanggapin natin yung totoo. Ano pa sa ang isa sa mga napakaraming paulit-ulit na paninira nitong mga ngaral nito? Yung pong doktrina sa Iglesia ni Cristo, yung aming isinasagawa, na paglalagak, wala raw sa Biblia. O ito, tanong. Anong sinasabi niya at anong sagot ng Biblia? Ito po, subaybay niyo uli. Walang katotohanan yung iglesia na yan. Tayo ng tao yan eh. Pati aral diyan galing sa tao. Ang daing aral diyan na galing sa tao wala sa Biblia. May lagak, may lagak, may lagak. Lagak na walang tigil. Linggo-linggong lagak, 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 lagak. Ha? Wala kayong hindi nyo maitatanggi. Lagak ng lagak ang miyembro nyo buong mundo. Linggo-linggo lagak. Walang kapatlang-patlang yon. Lagak, lagak. Natapos na po lahat ang mga kapilyat. Lahat eh. Meron pang handugan lagak sa kapilyat. Lagak pa rin. Lagak pa rin. Wala naman tigil yung lagak. Linggo-linggo yun eh. Tapos na yung kapilya. Lagak pa rin yung lagak eh. Wala nga ba sa Biblia ang paglalagak? Tuwing unang araw ng isang linggo, bawat isa sa inyo ay maglagak ayon sa naging pagpapala niya. Tuwing linggo, bawat isa ay dapat magbuhod sa paraan na nauunawaan niyang angkop at ilagak ang ilang salapi sa pananalapi ng iglesia sa paraan na siya ay pinasasagana. Oh, maliwanag po. Yung sinabi ng punong ito na walang katigil-tigil sa paninira sa iglesia, wala daw sa Biblia yung lagak, lagak ng lagak, tapos na yung kapilya, lagak ng lagak, wala rin yung sa Biblia. E paano yun? Binasa ko po sa talata ng Biblia yung paglalagak po nasa Biblia. Kaya kami po na makakaanib sa Iglesia ni Cristo, taas noon na masasabi namin, lahat po ng doktrina at aral na sinusunod namin dito ay pawang nakasalig o nakabatay po sa Biblia. Kaya sino ang inyong tatanggapin o paniniwalaan? Yung naninira na ang sinasabi niya wala sa Biblia o yung aming tinitindigan na nakasulat po sa talata ng Biblia? Kaya anong ating napatunayan dito pa lamang sa dalawang videos na aming ipinakita sa inyo na dalawang sunod? Oh, tama ba o mali ang pagtuturo nitong mga ngaral na ito? Kayo po magdesisyon, hindi po ako. Ang sinasabi ba niya ay nakabatay o labag sa Biblia? Eh may pagsasabi po siya. Pagkaraw yung tunay na relihiyon, ano katangian? At pagka may natagpo ang mali, anong kanyang buong giting na ipinahayag? O, pakinggan po nyo mga miyembro ng samahang ang dating daan.
Para makilala mo yung totoong relihiyo, kailangan ng aral nun. Tama, walang mali, walang mali, walang mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Layas na. Oh, maliwanag. Yun daw tunay na relihiyon, ang aral nun tama. Tama naman. Pag nakakita po kayo ng isang mali, isa lang, layas na. E paano ito? Ipinarinig ko sa inyo. Sabi nung puno ng relihiyong ito, yun daw kasal, hindi raw ikinasal si Jose sa kasi Maria. E binasa ko sa inyo kinasal. Yun daw lagak, wala sa Biblia. Binasa ko po sa inyo yung paglalagak ay nasa Biblia. E napakarami ko na pong inilantad sa sa iba't ibang pagkakataon na doktrina at aral na mali o labag sa Biblia ng samahang ang dating daan. Nananawagan po ako at nagtatanong sa mga miyembro ng dating daan na palihim na sumusubaybay sa akin. Dumistansya po kayo. Tanawin nyo, alisin nyo yung puot na itinanim sa puso nyo laban sa Iglesia ni Cristo. Tingnan ninyo. Kaawaan nawa kayo ng Panginoon Diyos na tanglawan ng inyong puso at isip. Tanawin ninyo. Tama ba na manatili po kayo sa samahang yan? Kaya sa awa po ng Panginoon Diyos ay napakarami po, eto sasabihin namin sa inyo, napakarami na po lumalaya sa samahang ang dating daan. Umaalis yan sapagkat unti-unti nilang nakikita at natutuklasan na mali, mali, labag sa Biblia ang itinuturo at itinataguyod na aral ng puno ng samahang MCGI or Members Church of God International. Ang problema po, pagka may umaalis diyan, alam niyo yung ginagawa nung magtiyuhin sa kanong kanyang mga MIC o District Ministers, kung tawagin po nila ay KNP o Katuwang ng Pangangasiwa, kasama yung mga troll, pag umaalis diyan, ano ginagawa? Binabas nila ng katakot-takot. Inaatake ng personal yung pagkatao na kung ano-ano. Yan ang ginagawa. Di umano, tik-tik. Ayun. Pagkatapos daw di umano, yung ginagamit nila yung nasa ikalawang Pedro 2:20 hanggang 22, na yung daw aso bumabalik sa kanyang sariling suka para daw baboy na pagkatapos mahugasan o paliguan ay nagbabalik na muli sa kanyang lubluban o sa pusali. Kaya kung ano-anong masamang sinasabi. O, di ba totoo ho yan, mga kapatid? Kaya nung isang araw, nakausap ko, ayan, hindi masama siguro sabihin ko, itong si kapatid na Denmark-Hungria. Halos isang oras kami magkausap. Yan po'y nabautismuhan sa ang dating daan noong 2004. Siya ay mayroong mga dummy account sa Facebook. Nakita ko nga kung atakihin niya ang kapatid na Eduardo Manalo, ang doktrina sa iglesia, magiging kapatid na Felix Manalo, kung ano-anong masasakit na sinasabi niya, tinignan ko. Noong 2014, 2016, talagang matindi ang mga atake niya. Pero ngayon po, dahil sa kakapanood dito na naglalantad po ng mga maling doktrina at aral ng puno ng samahang ang MCGI, ayun, awa ng Diyos, namulat ang kanyang isip, ang kanyang puso, nagsasabi sa akin, kung ano-ano raw ang ginagawa sa kanya, pinupuntahan daw siya ngayon yung mga kasama niya, inaakit na bumalik sa kasiglahan. Ayun, ang problema, bukas na po ang kanyang isip. Ano po? Bukas lang kanyang isip. At nagdesisyon siya talagang hindi na siya babalik sa ang dating daan. Kaya para sabi nga sa akin, alam niyo ka Michael, para patunayan ko sa inyo, ang tindi ng pagkakilala ko diyan sa kay Ingkong, kay Brad Eli, kung tawagin niya si Ingkong. Ang tindi po ng aking pananampalataya at pagkakilala diyan noon. Nung 2004 po, bago siya umalis, nung 2005, dito sa Pilipinas, pagka po kami nasa apalit, pag dumaan yan sa harap ko, at ito, pasensya sa mga kumakain, ano po, nagmimerienda, pagka dumura po yan sa harap ko, at natalsikan ako, nung kanyang laway, ang pakiramdam ko, biyaya. Sipin nyo, ganun ka-brainwash. Pero ngayon po, pag naiisip ko, dirindiri po ako sa nangyari noon. Sana wag pong brainwash itong mga miyembro ng ang dating daan. Brainwash . Alam nyo, madaling makilala yung brainwash . Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip,
yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Halimbawa, nagmumura. Sabi niya, hindi nagmumura. O kaya palahingi na kung ano-ano, sasabihin niya, hindi palahingi. Mataas ang integridad at kung ano-ano. Eh, hindi niya matanaw yung maling ginagawa. Siguro i-play natin yung huling video na yon. Itong simpleng halimbawa ng brainwash. Huwag pong magagalit yung andating danaro po. Ito ang isang halimbawa ng brainwash. Sana mabuksan ang inyong isip. Dear Brad Ellie, kaming mga miyembro ng MCGI ay buong pusong nagsasabing believe kami sa inyo. Opo, totoo po. Alam po naming nagpapakatotoo lang po kayo. Ang pagiging tunay na sugo po ninyo ay napakahirap gampanan. Ang sugo sa Biblia, alila, utusan, servant, alipin. Ako yun. Sa pamamagitan ng pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Ginagawang ang relihiyon na kalakal. Ibang-iba po talaga kayo sa ibang mga pastor. Kayo po, hindi nangangalakal. Ako, maraming kalakal. Ngayon, meron tayong pigiri. Meron tayong palaisdaan. Meron tayong tindahan sari-sari. Meron tayong tindahan ng fish. May tindahan tayo ng tubig. Halos lahat ng kalakal, may restaurant tayo. May pahulugan akong panty, drip. Mataas po ang inyong integridad. At kailanman po ay hindi dumain sa mga miyembrong tulad namin. Takbo ko nung sa kapatid, namidig. Tulungan mo ko kapag namidig. O Bradeli, basagin natin yung alkansya. Binasan, pambayad sa radyo. Eh ngayon, palaki ng palaki gawain. Takbo ko sa kanila, Bradeli, wala na. Naubos na namin ang kanilang kayamanan. Naisan lanamig lang kayong bahay niya. Wala na talaga sa ibna, sabi ni Sis Blanca. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Punong-puno po kayo ng kapakumbabaan. Ako lang naman ngayon ang pastor na nagtuturo ng puro nakasulat eh. Kailanman po, hindi po kayo nagyabang. Ano patunayan ko, gusto nyo patayin nyo lahat ng ilaw, babasahin ko Bible. Ano patunayan ko, gusto nyo patayin nyo lahat ng ilaw, babasahin ko Bible. Okay lang po yan. Marami pa naman po kayong ibang kakaibang skills o katangian na wala sa ibang mga pastor. Marunong kayong sumayaw. Magaling din po kayong kumanta. Ibina Valencia, Estela Suarez nagbuburles, si Pepsi Paloma at si Rosana naglilislis, si Kirina Landipa, si Kirina Landipa hubot-hubad nagbobomba. Buong puso po naming susundin ang mga payo ninyo sa amin. Pag nakakita ka isang malilayas na. At hindi po kayo umatake ng personal. Mga at ano ito eh, mga impostor, mga plastic, mga ipokrito. Kung inaakala ng sino man na siya'y nakahihigit sa iba, dinadaya niya ang kanyang sarili. Ang totoo'y wala siyang halaga. Oh, sana hindi po kayo brainwash, mga miyembro ng andating daan. Ngayon, lagi nyo sinasabi, kami raw naninira. Hindi po eh. Sumasagot lang kami at inilalantad po namin sa pagkakataong ito yung mga maling doktrina at aral ng inyong punong tagapangaral. Kaya, anong nangyari? Marami po ang nag-aalisan, lumalaya sa kikipag-ugnayan po sa amin at nagpapadoktrina ngayon sa Iglesia ni Cristo. At ang iba po sa kanila, nabautismuhan na sa Iglesia ni Cristo. Ang problema, pagka po nagpahayag dito, alam yung ginagawa nyo? Sinisiraan nyo kung ano-anong mga paninirang ataking personal. Halimbawa, yung mag-asawang si Ka Jovito o si Ka Marcelo at saka Jovita Gutierrez. Ano sinabi nyo? Binayaran, bayaran. Anong mga paniniraan yun? Di umano may sira ang ulo. Isipin nyo, umalis sa maling reliyon, lumipat sa tama, may sira ang ulo. Yun ba yun?
Hindi ba't ang pinatototohanan po ng isang punong tagapangaral ang may sira daw ang ulo? Yung kontra-kontra ang sinasabi. E sino ho bang kontra-kontra ang sinasabi? E napakarami ko na pong inilanta dito. Itong si Mr. Eliseo Soriano, napakaraming kontradiksyon. Kaya pag kontra-kontra, mali ang aral. Labag sa Biblia, kaya hindi po, eto tanong, hindi po, yan po ba ay masasabi nating tunay na relihiyon? Matatalino po kayo eh. E bakit ang marami po lumipat sa iglesia ni Kristo? Lumaya sa ang dating daan, lumipat sa iglesia ni Kristo. Yung iba po, mga kababayan nating Katoliko, nagsuri sa iglesia ni Kristo, lumipat sa iglesia. Yung pong iba naman, kaani po sa iba't ibang sekta ng mga Protestant denomination, sabi nga, lumipat sa iglesia ni Kristo. Anong aral po ang kanilang sinunod? Yung aral po na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. O Biblia po ang ating babasahin. Pakinggan nyo sa Mateo sa 6:31 at 33, pahayag mismo ng Panginoong Jesucristo. Kaya, huwag kayong mga balisa na mangagsabi, anong aming kakanin o anong aming iinumin o anong aming daramtin? Datapuat, 33, hanapin muna ninyo, ulit, datapuat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang nagsasalita po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Anong pahayag ng ating Panginoong Jesucristo? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, yun ang una, at ang kanyang katwiran, yun ang pangalawa. E paano po yung pangangailangan natin? Yung sabi nga nung iba, yung prime necessities of life, yung kakanin, iinumin, daramtin, tahanan, etc. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Karagdagan na lang yun. Ang uunahin po natin, hanapin muna yung kaharian at ang katwiran. Tanong, sa Biblia natin muli kukunin ang sagot. Sana maintindihan ito ng mga sumusubaybay sa amin. Biblia po ito. Alin ang tinutukoy na kaharian na dapat muna nating hanapin? Sagot ni Apostol Pablo sa Colossas 1:12-14. Pakinggan ninyo. Na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Yun ang kaharian ng Panginoon Jesucristo, 14. Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Alin po ang tinutukoy na kaharian na dapat munang hanapin? Yun po ang kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig o ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Matatagpuan po ba natin yon? Alin yung tinutukoy na kaharian ng Panginoong Jesucristo? Alin yon? Nasa talata rin ng Biblia na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Kaya ang kaharian ng anak, yun din ang kaharian o yun din ang kinaroroonan ng katubusan. Alin katubusan yon? Na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya tanong, madali pong makilala ba at matagpuan yung kaharian ng anak? Opo, hahanapin lang natin yung kinaroroonan ng katubusan na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang problema po, may mga taong naniniwala, hindi ba nang mamatay ang Panginoong Jesucristo sa krus? Malagutan siya ng hininga, natigis ang kanyang mahalagang dugo. Hindi ba't natubos na ang buong sanglibutan? Yan po'y napakamapanganib na paniniwala. Wala po niyan sa Biblia. Bakit? Sapagkat ayon sa Biblia, alin ang pinatutunayan ni Apostol Pablo na tinubos, binili ng mahalagang dugo ng Panginoong Jesucristo kaya napatawad ang kanilang kasalanan at nakatitiyak ng kaligtasan. Biblia po, Gawa 20:28. Dinggin po ninyo, batay po sa Lamsa Translation, pakilagay na natin.
Sa wikang Pilipino na po, ganito ang inyong matutunghayan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Alin po ang tinutukoy na binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo ayon sa Biblia? Nakalagay po ang Iglesia ni Kristo. Kaya bago natin hanapin yung ating kakanin, iinumin, daramtin at iba't iba pang mga pangangailangan sa buhay nito, dapat muna nating hanapin yung tunay na relihiyon. Iglesyang tinubos ng dugo ng Panginoon Jesucristo. At pag naroon na, ang sabi po sa talata ng Biblia kanina, hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Alin ba yung katwiran tinutukoy? Roma, basahin natin. 1:16 hanggang 17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat dito, sa Ebanghelyo, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Alin po ang tinutukoy na katwiran? Yun din po ang Ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. E walang tututol sa mga nasa hanay ng nagpapakilalang Kristiyano. Ang Ebanghelyo po, yan ang mga salita ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo na nakasulat at mababasa po natin sa Biblia. Kaya yung tunay na salita ng Diyos, yung tunay na aral ng Panginoon Diyos, tandaan po ninyo, masusunod po natin yun pagka tayo nakarating muna sa tunay na iglesia, sapagkat ang sabi ng Panginoon Jesucristo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Yun ang tunay na iglesia. Iglesia ni Kristo na tinubos siya ng kanyang dugo at ang kanyang katwiran, yun ang Ebanghelyo. Kaya dito po sa loob ng iglesia ni Kristo, pagka ang tao po kaanib na sa iglesia ni Kristo, tuloy-tuloy na inaakay sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, inaakay po ang lahat ng kaanib sa iglesia na manindigan sa pagsunod sa lahat ng mga aral at doktrina ng ating Panginoon Diyos. Kaya maging ang ibang mga otoridad ng iba't ibang relihiyon. Halimbawa po, isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko. May mga sumusubaybay po sa akin ang mga Katoliko. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Kristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, eto po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin, sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Wala pa ba dyan? Ilagay na natin yung isa. Ayan, ayan. Ayan po, Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya. Yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino. May translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Kristo. Eh marami naman po sa inyo, palabasan ng Biblia. Basahin po niyo aklat ng Genesis. Siguro naalala pa po ninyo. Hindi ba't ang Panginoon Diyos ay nagpagawa noon kay Noe ng isang malaking daong bago ang bahang gunaw? Sino ang naligtas? Yung lahat ng pumasok sa loob ng daong. Kaya lahat ng nasa labas ng daong
ay napahamak sa mahang gunaw. Ano sabi ng pare, ang daong na yun ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Eh ano naman po ang patotoo ng pastor ng tinatawag na isa sa mga sektang Protestante? Pakita natin, A Time to Unite. Ang sumulat po niyan ay ang pastor ng Protestante na si Pastor David Middleton, Minister of the Surrey Chapel sa Norwich, Fellowship of Independent Evangelical Churches. Pakinggan ninyo at babasahin ko po. Yan, nakikita nyo naman sa inyong screen sa page 31, ito ang nakalagay. Ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Yung unahang bahagi, yan po yung pinaka nilalaman ng aklat. Binabasa ko na lang po sa translation sa Tagalog. Ang iglesia ni Kristo ay ang katawan ni Kristo. At si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Kung gayon, ang lahat ng maliligtas ay nasa katawang iyon. At sa labas ng katawang iyon ay walang kaligtasan. Hindi po namin ito aklat. Aklat po ito ng pastor Protestante. Maliwanag po ang sabi niya, the church is the body of Christ. And Christ is the savior of that body. And outside that church, which is the church of Christ, there is no salvation. Kaya marami po na mga dating hindi kaanib sa iglesia ni Kristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng iglesia ni Kristo. Kaya sa lahat po ng mga kapatid o kaanib sa iglesia ni Kristo, sumusubaybay sa akin sa programang ito, mga kapatid, ishare po ninyo itong programang ito. Ipalaganap ninyo. Kung kayo ay meron kayong sariling YouTube channel, i-upload po ninyo para maipalaganap natin ang katotohanan kung gaano kahalaga na ang tao makarating sa loob ng iglesia ni Kristo at malaman din po ng marami kung ano ang tugon natin sa mga naninira, sa mga aral at doktrina na atin pong sinasampalatayanan. At doon sa mga sumusubaybay po sa akin ng mga Katoliko o kaya Protestante kayo o kaya miyembro kayo nung samahang dating daan, ano po? Maaari po kayong mag-message sa akin. Dito mag-comment kayo. O kung kayo nahihiya, mag-message po kayo sa akin sa Messenger. Nitong aking Facebook account, Michael Marquez Sandoval. Sabihin lang po ninyo ang inyong buong pangalan, ang inyong complete address. Magpapadala po ako sa inyo nitong aming official magazine. Ito po. Ito po ang aming official magazine, God's Message o Pasugo. The Iglesia ni Cristo or Church of Christ welcomes you. Padadalang ko po kayo kahit sa through LBC o sa ano pa mang paraan para magkaroon kayo ng kabatiran, kaalaman tungkol sa doktrina at aral sa loob ng Iglesia ni Cristo at kung gaano na po kalawak ang narating ng Iglesia sapagkat dito po, nakapaloob dito yung mga iba't ibang mga aktibidad sa Iglesia ni Cristo. Binabahagi po namin sa inyo. Sana buksan po ninyong inyong puso isip. Dumistansa kayo doon sa mga ngaral ninyo para makita ninyo ano ba talaga ang Iglesia ni Cristo. Kaya, mga kapatid, i-invite po natin ang ating mga panauhin, mga kaibigan sa ating mga pagsamba, ano po, sa mga gusaling sambahan para silang magsuri, makaunawa, sa dalisay o tunay na aral ng ating Panginoon Diyos. Kaya salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa amin at binabati po namin itong mga sumusunod na lagi sumusubaybay. Ito, kanina pa nagko-comment, sina kapatid na June Boy Rosario ng Sapampalay, Bulacan, ka Jonathan and Katrina Ortega ng Pulo, Metro Manila East, John Mendoza and family, dyan po sa Antipolo, o sambahayan ni kapatid na Bogart Mendoza, dyan po sa Antipolo City, sa Rizal. Happy wedding anniversary nga pala, kinakapatid na Jen at Weng Sikat. Happy birthday po kay kapatid na Ine Bularan. Birthday po nila.
ang may bahay. Byuda ng kapatid na Bularan. Ka-Archie Malyari and family, Madapdap Pampanga North. Ka-Jobel Manalo, ang kanilang destinado. Pagbati rin po kay ka-Joseph Angulos, yan po sa Henderson. Hello, Brother Joseph, at sa inyong buong pamilya. Kumusta po ang mga taga-Finland sa United Kingdom? Ang maging dyan sa Carmona, Cavite South, Northwest California, Kabanatuan, Nueva Ecija. Salamat po sa inyong pagsubaybay. At ito, binabati natin, medyo marami mga taga Manitoba, Canada. Ayun, sa pangunguna ng kanilang taga-pangasiwa, si kapatid na Sydney Santos. Kumusta po kayo? Si ka Ervin J. Ano to? Blanilla? Ayan, Blanilla. Sumusubaybay po sa atin. Si ka patid na Alpha Trooper. Ayan, ito. Lagi sumusubaybay. Ka Jerwin La Rosa. Ka Elmer Manlapas ng Cavite South. Kumusta po kayo? Ayan, mga nagko-comment sa atin. Si ka Arjine. Ka JV Nila. Happy viewing po. Ka Flor Delisa Fabro Asuncion ng Bulacan South. Ka Jean Gambol, ka Linda Ramos from Lucena City. Oh, kumusta po ang mga taga Lucena? Taga Candelaria, kumusta po kayo? Mga taga Tayabas, ingat po kayo mga kapatid. Ano po? Si ka Tristan Monforte, oh, sumusubaybay sa atin. Yan po ay nasa North Pole, sa lokal ng North Pole, yan po sa Alaska. Eh, alam ko ay anong oras dyan? Madaling araw sa kanila, di ba? Parang 2 o'clock in the morning, almost 2 o'clock in the morning. Sumusubaybay sa atin. Ka Janela Busia, ka Dave, dalawang Dave to ah. Ka Francis Balmonte Garbas Herbacio, si ka Iglesias Bong, ka Noemi Jimenez, ka Leonila de Jesus, ka Marjen Opcamo, ano? Opmaco de. Ka Tristam, o yun, North Pole District daw ng Alaska. Ka July Brian, ka Melvin Cielo, kumusta na po kayo? At binabati rin natin, lagi sumusubaybay sa atin, o si ka June Soriano, o si ka Manuel Soriano Jr. at ang kanilang buong pamilya, o maging si ka patid na Ed, ito, si ka Lito Salazar, si ka Jean Gambol. Salamat po mga kapatid at sana po sa susunod ay makasama namin kayo sa isang napakahalagang pagtalakay. Sa mga nagsusuri, welcome po kayo. Welcome po kayo. Magsuri sa Iglesia ni Cristo, maaari po kayong tumawag sa amin kung paano kayo magpapatuloy sa pagsusuri. Ito po ang number 02, kasi Metro nasa Pilipinas, Metro Manila, 02 tapos 8981-4311. Uulitin ko po, 8981-4311. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin para po magabayan kayo kung paano po kayo regular na makakapakinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Teka, may mga pahabol dito. Happy viewing daw po si ka Eddie Boy Besorio. Ayon, si ka Richard Carandang, District ng Laguna, si ka Eric si Balios, medyo malayo to, Davao del Sur. Si ka Ricon, si ka Maria San Miguel, si ka Jeff Falcon, ka Melvin Cielo, ka Marnides J, ka Ronel Banyaga, si ka Harold Ramos. Ayun. Kumusta si ka Calixto Byung Jr. Yan po sa distrito ng Quezon City, si ka Nick Cortez. O mga kapatid, salamat po sa inyong pagsubaybay at sana sa susunod, samahan po ninyo ako.